Hirap ka pa rin ba sa buhay online? I have some tips. Para sa mabungang buhay, tutok na po sa Kapet Pandasal. Sa Acts 2:1-13, sa Pentecostes, hinihimog ng Espiritu Santo ang mga disipulos na huwag matakot harapin ang mga bagong hamon sa pagpapalaganap ng turo ni Jesus. Sa ating panahon, hinihimok din tayo ng Espiritu Santo na huwag matakot harapin ang buhay online. Makakatulong ang mga payong ito. Create a regular study space and stay organized. Lahat ng kailangan mo dapat madaling abutin. Nakakatulong ito para hindi ka malito. Hold yourself accountable. Set your goals. Strategize and check your progress. Sa online, ikaw ang responsable sa iyong buhay. Kapag dinaya mo ang mga exams, dinadaya mo ang iyong sarili. Kapag malinaw ang pakay mo, hindi ka magkakalat. Figure out how you learn best. Iba-iba ang paraan ng pag-aaral. Ang iba nakakaaral sa madaling araw, ang iba naman tulad ko sa gabi. Think about how and when you can accomplish your best work. Practice time management. Para hindi ka malunod sa maraming homeworks, kailangan may weekly schedule ka. Mag-time blocking at alalahanin ang mga deadlines. Kung may tinatawag na study time, huwag ituring itong bakasyon. Panahon yan para ikaw na mismo ang mag-schedule kung kailan mo gagawin ang kailangang matapos. Get involved. Nang dahil sa pag-iisa sa bahay o kwarto, hindi ibig sabihin na ihihiwalay mo na ang iyong sarili sa ibang tao. You should stay connected but not isolated. Bigyan ng sarili ng panahon para sa collaboration at teamwork. Mag-consult sa teacher o boss o kasama. Huwag mahiyang magtanong at mag-connect sa iba sa pamamagitan ng clubs, organizations, online webinars para lumawak din ang iyong network. Makakatulong ang social network sa iyong kinabukasan. Kahit ibigay man ng Diyos ang biyaya sa atin, kailangan pa rin ang ating gawa upang maramdaman ang katuparan ng biyayang ibinigay. Manalangin po tayong lahat. O Diyos, sinasamahan mo kami sa mga pagbabago sa buhay. Naway tulungan mo kaming maka-adapt sa lahat ng pagbabago ng panahon. Amen.